Hello mga sumbra, nandito na nga po pala tayo sa bahay po nila nila Mami Kler, mga sumbra. At ayun po, kausapin po natin sila, kamustahin po natin sila mga sumbra. Dito po yung kanilang baby, yung ating Tiguayos po, no, mga sumbra. So ayun mga sumbra, tara ka natin. Hello, magandang umaga po Mami. Good morning po. Good morning po. Mami, kamusta po kayo dito? Okay naman po sir. Apo, pwede po bang malaman yung buong pangalan niyo po? At si... Ikaw po, tsaka po si Baby Kidwell. Clear the po lang po, ako po. Nanay po ako ni Rodion Kel, mabasa, 9 years old, may cerebral palsy, dystonic type po. Tsaka, kamusta naman po si, ano po, si Kuya po? Okay naman po siya, sir. Ano lang po, tuloy-tuloy lang po yung mga maintenance, tsaka follow-up check-ups. May mga maintenance po siya. Okay. Sige po, okay lang po. Ano pong diagnosis niya? Sabi cerebral po na. Cerebral palsy po siya eh. Cerebral palsy dystonic type. Yung dystonia niya po, may galaw-galaw po siyang uncontrollable. Parang yeah. Seizure po ganun. O magkaiba po? Iba po. Parang titigas po siya tapos magagalaw-galaw. Paulit-ulit po yung galaw. Gaganap-galaw. Yung mamaya gano'n. Mga gano'n po kaya kadalas yung doktor? Alas araw-araw. Araw-araw. Kasama po talaga doon sa cerebral niya yun. Paano po yun? Oras-oras o minuto, okay. Ganun. Minuto po. Minuto po. Kung may gusto siyang gawin, nauwi po sa ganun. Okay po. Yes. Hello, baby. Hello, kuya. Hello, ayun, naka-smile siya. Ayan. So, ayan po, Mami Claire. Po palang pinagkakakitaan niyo po ngayon. Wala po, sir. Ang asawa ko po kasi construction worker lang. Tapos, simula po nung nag-pandemic, sobrang... Hirap na po maghanap ng gagawan. Nabagay po. Kasi, ngayon po, almost ilang months na po nang walang gawa. Pag may kapitbahay po kami or tangilala, yung gusto mong pagawa, tinatawag po siya kasi alam naman po nila na may pangangailan sa bata. Ngayon na lang po, binibigyan po kami ng consideration pag kakilala po namin. Pero mahirap po kasi maghanap konsepto. So, bali apat po kayo nakatira dito ngayon. Ako po, asawa ko si Rodion sa kananay ko. Patulong ko po siya mag-alaga yung nanay. Mami Claire, nandito po kami kasi para po magpaabot po ng tulong at pagmamahal po kay Kuya. Ano po pangalan niyo? Rodion. Kay Kuya Rodion po, no. Hello. Ayun, naka-smile siya. So, ayun po, galing po ito sa mahal nating sponsor, sa mahal sponsors po ng Earth Angels Helping Hands, no. Yun po, Mami, sana po, dasal lang po tayo palaging para wag po natin siyang pabayaan, wag po tayo sumuko. Wag po natin kalimutan na pagdasal din po, sama po natin sa dasal, tsaka supportahan po lagi yung mga tumutulong po sa atin, mga sponsors po, ganun. Ano po, masasabi niyo po kay Kuya Rodion po? Ano po gusto niyo sabihin? Naman po okay. Lahat naman po. Gagawin po namin lahat. Tapa. Hello kay Rodion. Ito siya ang mga asumbra, no? Si Rodion, no? Hello. Hi, smile siya, oh. May dala kami dito. May dala kaming, mga snacks mo. Thank you po. Nakakapagsalita po kasi siya noon. Ngayon po? Ngayon po kasi naka-trade siya. So, wala pong boses na akyat. Nandito po yung voice box. Ito po yung butas. Hindi po mamimit. Hindi po magkakaroon ng boses. Pero gusto po niya magsalita, no? Nakakaunawa din po siya, sir. Bali, ito talaga yung sobrang physical po talaga yung problema. Hindi na po siya nababaloktot po gano'n? Nababaloktot po, pero pag ganito po, tumitigas siya. Ang hirap. Okay po. Ilang taon po siya, Mami, nung inform? Ano po kasi siya, sir, nagbuntis po ako, binulutong ako sa kanya. Tapos premature po siyang lumabas. Hindi rin po siya na incubator kasi wala pong available na incubator nung time na yun. Full slot po lahat. Yun po. Sa mga mahal po nating sponsor, ano po, baka po may gusto po ay sabihin? Sa lahat po ng sponsor namin, lalo na po sa Earth Angels, sa maming alyana namin, sobrang thank you po. Bali, ilang taon na po ba kayong member po? Sinatulungan po ni Mami Aliana. Bali, 2 years po or... magkatagal na po. Opo. Sobrang salamat po kami kasi nandiyan siya sa Malaking, Sobra po. Sobra po.
So ayun po, Nay, bibigay ko po sa inyo yung mga na po, yung mga tulong po, yung mga kailangan po niya, no, sa pang-araw-araw po. Dito po. Ito po, may mga potato snacks po. No? Yung mga personal hygiene po niya. Ito po, may data po dito. Tapos ito po yung ano, yung mga kailangan ko niya, no? Sir, pagbabiyahe po kasi, may suction machine po kami, pero kailangan po niya, sir, nakasaksak. Pagbabiyahe po, mahaba po yung biyahe, kaya wala pong follow-up, check up po namin sa video. Wala po kami masasaksakan. Tapos kung may naririnig na po kami nakabara sa suction niya, kailangan po ano po yun, mag-ibo. At so, bali pag tinitignan po sa biyahe gano'n? Opo, hindi po talaga kami makapagsaksan. Tapos pag traffic po, sobrang struggle sa amin. Kasi baka po mamaya, hindi na siya makahinga may bara. Hindi po namin siya masaksan. Wala po kami masaksan. Kailangan din po talaga na, or pag magbabrown out po. Bali, paano po yung suction machine po na ito pong ano, ikuryente po? Pa, saan po siya ano galing? Ano po yan, sir, eh? Naka-admit po siya. Nilakad po po ng para po makakuha ako ng libre. Kasi wala po kami kakayanan talaga mabili. Mahal. Yes po. Nilapit po po din siya. Buti naman po, may magandang ano, loob po nagbigay ng suction machine po, no? So, paano po pala siya kumakain, ay? Sa bibig po siya, sir. So, ano naman po, solid food. Ah, solid food. Yes, okay. Kaya niya naman po. Kaso, ano po, may time kasi na nagtitigas siya. Ganun, ang hirap din po talaga. Pero, tsagaan lang po. Opo. Kakargahin din po namin siya kasi lahat po ng kilos niya kami po talaga. Nakadepende po sa amin. May trabaho pa pa niya? Bali, ngayon lang, sa buong week po na to, sir, ngayon huling mo lang po siya may gawa. Tinawag po siya ng kapitbahay namin. Ano po, balinig ko lang po kasi yung walang trabaho, kapatawag siya. Ilang beses po siya na dinabalik sa PCH? Ano po, since 2019 po na na-admit siya, lagi po kami may follow-up check-up. Tapos na nag-pandemic po, lahat po ng check-ups namin through online na lang. Pero ngayon po bumaba na po yung level, kailangan na daw po namin mag-face-to-face. So pupunta po talaga kami, kailangan po namin mag-travel, papunta doon po lagi po sa amin. Paano po ang nagiging ano ng service nyo papunta ko? Ano po, sir, taxi. Talagang, ano po, kailangan mapaglaanan yung pamasahe lang talaga. Pamasahe pa lang talaga. Iiwan naman siya, mami, ng ano yung kanyara, nakahiga siya o talagang tutok dapat yung ano? Ilalapag po namin siya, sir, pero dapat may nakatingin. Kasi minsan po tumatapa siya, ay nakatrain po. Okay. Baka mabunot or matakpan, hindi po siya makahinga. Ganun po yung instances. Kasi parang iniisip ko, parang pag naglalaba kayo. Opo, kailangan po talaga, sir, may isang maiiwan. Ako po, since nung ma-admit po siya, hindi na rin po ako nagtrabaho talaga. Kasi mahirap na po. Kailangan niya po may full time talaga po magbabantay sa kanya. Sana dumating yung time na si Kuya Gino makaabot din man lang sa inyo ng tulong galing sa sariling bulsa niya. Kasi sa ngayon, ang tanging matutulong niya maghatid ng mga ganyan na mula sa mapakamahal na sponsor. Thank you. Hello. Thank you daw po. Hello. Lahat. God bless po. Pagaling ka agad, ha? Pagaling ka, laban lang. Ngayon, masaya siya. Opo. Sobrang saya niya. Masaya po siya. Nakakita po siya ng mga snacks niya. Opo. Kain ka mamaya, ha? Tsaka inom ka ng milk. Yes po. Hindi naman po kadalas siya na-admit sa hindi naman pala. Bali, first time at saka last time niya pong admission po, sir. Yung 7 years po siya. 2019 ng October. Ayun po talaga yung malapit na talaga, mami, mag-pandemic mo. Opo. Bale, na-discharge po kami is November. Pag by December po, pumutok na po yung COVID. Tapos nag-lockdown na po by March. Kaya hindi na rin po kami nakapag-follow up.
Mabuti naman kahit dumaan tayo sa ganong sitwasyon, eh, kumbaga niya, naalagaan pa rin siya ng tama kahit hindi na mapagunta sa hospital. Grabing laki talaga ang ginawa sa ating pandemic na yun. Grabing. Yan nga, kaya hindi na rin namin siya mahagmami, eh, iniingatan natin siya. Alam naman natin yung sitwasyon ngayon kahit na sabihin na nagle-level 1 na tayo sa ngayon, kailangan pa rin natin yung tamang pag-iingat pa rin, lalo na sa para sa kanya. Kaya kahit gusto namin i-hug siya, iiwasan muna natin pag ano na lang talaga, pag tapos na yung ating problema sa paligid natin, hugar na rin namin yung para makatulong din kasi yes, sa mga makakakita na may mga mabubuting kalooban na gustong tumulong, mas mainam na nakikita nila yung kalagayan ganun, para mas maunawaan nila para yung mga talagang gustong tumulong ay makarating sa kanilang nakalam. Ilan po silang magkapatid pala mami? Siya lang. Ah, siya lang? Ano po iro? Nahihirapan, natatakot po kasi ako, sir, kung magkaanak ako ng kasunod, baka hindi po siya matutukan, mapabayaan. Kaya, siya lang po muna sa kanya. Laban lang, kapit lang. Laban lang. Remember ka lagi, guys? Okay, bro. So ayun mga sumbra, napigay na po natin yung kanilang pangangailangan po ni Kuya Rodian po mga sumbra. Yan po, nandito po siya. Saya po si Kuya Rodian at dahil sa mga dinala po nating tulong galing po sa ating mga mahal na sponsors mga sumbra. Patuloy nyo lang po ang suportahan mga sumbra, tapos isama nyo na rin po sa dasal mga mahal na sponsor, Earth Angels Helping Hands mga sumbra. Yan po. Sana po hindi kayo mapagod para sumuporta sa amin mga sumbra sa channel ko po sa pagtulong po sa Earth Angels Helping Hands. Sana po sa mga may mabuting loob po na gustong tumulong pa po, magpaabot pa po ng pagmamahal kay Kuya Rodian po mga sumbra, ay mag-message lang po kayo mga sumbra sa aming official Facebook page mga sumbra at sa official Facebook page po na Earth Angels Helping Hands mga sumbra. O ay mga sumbra, sa mga gusto pong tumulong, sumbra magpapot po ng pagmamahal, ilalagay ko po sa last part ng ating video po yung bank account or Gcash number po ni Mami Claire mga sumbra, at pwede po kayong dumirekta sa kanila mga sumbra, at pwede rin naman po kayong magpaabot ng pagmamahal at tulong sa page po ng Earth Angels Helping Hands po. Message nyo lang po sila doon. Mga sumbra, hanggang sa muli, kita tayo sa susunod na vlog mga sumbra. Bye.